Ayaw huminto, paabot nyo sa SWAT. Oh, pwede bang ano, bago ka umandar, kinakausap pa kita eh. That's why I'm asking you, why are you questioning the legality of the operation? Lahat po yan, naka-uniforme, andyan ang punis. This operation is legal. Yeah, of course it's legal. Of course it is. How come it is legal? Do you have anything others? Pwede bang atakin nyo na to? Nakakailang beses na to, hindi ko na mabilang sa daliri. Tow truck. Oxford, sa angklaan nyo na to. Wala namang sakay eh, kaya okay lang. Ano yan? Walang baterya? Nakakala, nalulupan pa sa hanggang to siya. Sige, pag hindi umandar, hatakin natin. Ano yung mo sa kanya? Ilan na ticket niya? At ilang beses na siya nato? Anong gagawin to? Gusto mo bang i-compile ko ng album kung ilang beses ka na natitikita na to? Hindi ako, ilang beses na natuto eh. Oh, pero yan pa rin yung sasakyan na yan. Paulit-ulit na lang ngayon. Nandito ngayon tayo sa may Deltan Bridge at nandito ngayon ang Special Operations Group ng UK sa pamumuno ni Sir Gabriel Go. Eh sir, good morning. Good morning. Ito yung Deltan Bridge. Okay, tara. Ayaw huminto, paabon nyo sa SWAT. Dahil ito ay jurisdiction ng Maynila, may mga kasama tayong kapulisan. Captured nyo, ano? Apat na sakay sa motor na walang helmet. Inaabol yung motor. Hindi, pumasok yung SWAT eh. Di ba naabol ng SWAT? Ikutan nyo pag nakaparada. Inabol pala ng team saka ng SWAT itong nag-escape na motorsiklo. Malamang walang lisensya kaya wala tumatakbo. Talaga at tumakbo pa, pinahihinto na nga. Ayan, masasampa sa tow truck. Tinatakbo pala pinipa. Ipa ano niya para mag-clearance, ipa-hold niyo yung motor. Ano, lalaki respeto sa mga enforcer. Kinakaya-kaya niyo na lang. Sa tumana Marikina. Eh ayaw niyang alis eh. Di angklaan natin. Angklaan natin kung ayaw umalis. May barang kayaan dyan sa board. Sino? Siya ba chairman? Chairman! Ano po bang plano natin dito? Kailangan ko pa ng parking yan, sir. Kasi nakikusap din ako sa loob. Kailangan ko ng parking. Wala talaga. So habang walang parking, ticket ng ticket na lang? Hindi naman. Ganun lang talaga. Hanapan pa namin eh. Oo nga, ilang buwan na tayo naghahanap. Wala kasi pa parking. Kasi pag lalagay namin sa liblib, pag na emergency siya, nagkasulog sa parola, may hapa kami lumabas eh. Eh hindi, mahirap din yan. Kurbada to. Pag gabi, isa rin kayo sa nakaharang. Diba? Oo, kap, paki naman kasi R10, dapat walang nakaparada. Tapos, syempre, nakakaya. Laki-laki ng sticker natin. Diba? Pwede nyo naman ipasok dyan. Pwede nyo
gilid na lang. Ilang beses ko na kayo pinagsabihan. Oh, basta ayoko makita yan dito kasi paulit-ulit na lang tayo. Anong atakin? Pickup na Toyota. Nasaan yan? Flatbed. Unless i-lifter natin, sa harapan natin i-lift kasi total 4x2 lang to. Ang lawak ng sidewalk, dapat daanan ng tao to. Hindi naman to dapat parkingan. Hi sir, good morning ulit. So, good morning. Ano bang activities ngayong araw? Well, nandito tayo sa kahabaan ng R10, no? As we all know, the Road 10 is a major highway. It's a gateway for mga delivery goods, mga trucks, trailers, and it also serves as a alternate route para sa mga pribadong sasakyan na nais pumunta from Manila all the way to Navotas, all the way to Quezon City. Actually, it connects several mabuhay lanes also. So, it's very important and crucial na mapanatili nating maayos at wala pong obstruction itong malawak na highway. As we all know, this highway has been a major concern dahil marami pong mga aksidenteng nangyayari dito dahil yun nga po, maraming mga nakaparada, naka-obstruct at nabubulaga po sila lalo na po pag tuwing gabi, no, or palapit na po ang gabi. So that's one thing that we want to implement and that's one thing that we want to change also na maging safe ang ating mga lansangan. And aside from that, itong linggong ito, alam naman po natin, it's Undas and nagkasabay po, meron tayong international conference. So nandito po yan sa Manila area and Pasay, no? So we have to help, we have to manage the traffic and the most important thing is to ensure na wala po mga obstruction sa mga kalsadang ito. Dumating na yung may-ari or yung driver nito, yun nga lang, naangklahan na. Okay naman yung may-ari dahil nakipagtulungan at pinantay yung gulong. Alright, let's go. Hindi kasama ang scope ngayon, kaya nga activities ngayon yung mga illegal parking. Dahil yung scope ay merong sariling tasking. So nandito na tayo ngayon sa may kanto ng ni Lopez Boulevard sa panitong Zaragoza. Try mo nga ng ano yan, illegal parking attended, tapos obstruction, tapos inote mo, vulcanizing. Para dalawa. Ilang beses na yan, ilang beses na ino-operate yan, kiniklear yan, makulit lang, dahil merong customer na tulad nyo. Na talagang hihinto kayo dyan. Hindi natin alam bawal dito. Nako, alam mo bawal yan, kalsada yan. Hindi mo pwede sabihin hindi mo alam. Dahil kung hindi mo alam, pare, kung hindi mo alam, hindi ka you are not fit to be a driver kung hindi mo alam na bawal huminto at magpagawa sa highway. Sabag ko siya. Ha? Hindi, hindi namin kukumpiskahin yung lisensya mo pero kailangan mo lang bayaran yung violation. Oh, either sa land bank, bayad center, kundi sa MMDA mismo. Ang illegal parking attended, 1,000. Ang obstruction, 1,000. Tama ba ang obstruction? 2,000. Ito ang location natin. Kalalampas lang natin ng Zaragoza. Yun ang mga dapat yung pinapasa sa ito, na counterflow. Nakita lang kami yung tulak. Nakita ko nga. Nung nakita tayo, bigla nagtulak. Grabe yung cellphone mo. Nung nag-flag po. May lisensya ka? Meron po. Ito lang po. Kasi cellphone mo wala. Ba't ka kasi nag-counterflow? Magal, dito mo nga yung ticket sa Larry. So, yun o. Sino yan? Pakiayos niya. Salamat. Pwede mo naman hindi pirma, pero absconded. Mas malaking violation. Oh, kasi you're disregarding the person in authority. Oh, pwede bang bago ka umandar, kinakausap pa kita eh. Babayin mo yung sakay mo dahil walang helmet. Hindi ka ako papayag na Hindi, kahit may ticket, bawal pa rin. Baba ka.
Bawal yan. Oh, tapos alis ka na. Eh, wala siyang helmet eh. Ito yung ticket na nagka-counterflow. Amen. Sa oras na 10:05 ng umaga, nandito na tayo ngayon sa may kanto ng Melopes Boulevard. At Moriones, at kakanan dito. Ikot ka, ikot ka. Counterflow ka pare. May kinukuha ba kayo dyan sa Shell? Ayun na pa kami rito eh. Ano na lang? Stencilan nyo na lang. Lagay mo lang pa ka lang. Boss, may lisensya ha? Pera muna. Para hindi na lang mahatak. Ayun boss, pera muna na lisensya. Kasi kundi, mahahatak yan. Para matikitan ka na lang. Okay. Yung mga motor po. Sinabi ko na sa inyo, wag dito, abante. Ano nga? Pero po na lisensya. Pakibilis, bago ko hatakin. O, pabayaan mo daw. Pabayaan mo daw. Paint tow truck, paint tow truck. Belos, patawag ka tow truck. Sir, pa paano ito? Yung kanilang economy nakapatong talaga sa sidewalk. Well, ilang beses na rin natin na pagsabihan yan. Ang pakiusap na lang natin sa kanila, huwag harangan yung bangketa. Despite na nag-overlap na sila, nag-exceed na sa, sila sa kanilang ano, no, area na supposedly bangketa pa rin yan. Well, actually kung tutuusin, it's illegal. Illegal po extension. Pwede namang gibain yan. However, you can see the structure, no? Diyan na po nakapatong ang bubong mismo. So kung gigibain po natin to, malaking damage po ang mangyayari dito sa building na ito. And I would suggest if talagang we really want to implement this, we need the help of the local government, we need the help of the public safety office, and also yung sa city official po, no, sa building official, para ma-assess po to bakit po nagkaroon ng extension sa bangketa. Then from there, we will work our way po kung paano po natin tatanggalin to. Maraming salamat po. Walang helmet. Yung helmet mo, mali rin yan. Hindi pang motor yan. Wala ka bang helmet na pang motor? Wala pang pampili. Sa tingin ko, dapat bumili ka na. Sa araw-araw ka nang mamaneho. Delikado yan. Dalawa, dalawa. Dito, gilid! Natikitan na po, kaso walang driver na lumalabas. Kaya ito, kap, paano po? Hindi na natikita na lang? Natikita na po kanina pa, eh, walang lumalabas para kunin. Pero may driver, sabihin na ano, pagkano po? Pwede i-clearing to. Tawag na namin kayo. Hindi. Talagang pwede po namin clearing to anytime. Mabuhay lane po to eh. Oo nga po eh. Orionis. Pagka-umaga, gabi marami na dyan eh. Gada, mahalin na to. So, sige po. Tapusin lang po namin yung undas. Pabalik-balikan po namin to. Pwede yung balikan. Dahil ko lang. Lagi kayo. Opo. Opo. Pagtapusin lang po namin yung undas na mga ano po, priority. Sir, naman. Niligyan na namin ng bandera yan. Kausap ni Sir Gab, yung barangay captain dito. Sino ba po ang parada? Yung mga residente? Hindi, ibang lugar. Dito, pinakapasok namin. Ibang lugar yan. Hindi namin sakot yan. Ba't naman po dito pinaparada? Hindi namin sakot, kaya naglagay. Nalapas ka lang namin. Sige po, Cap. Pwede na dumaan. May inahatak din sa kabila. Tumigil ka muna. Oh, pedestrian yan. Hindi yan hinihintuan. Pag magbababa ka sa tapat, o kaya ikot mo na lang. Ano ba naman yan? Sinisigawan ka na, tuloy-tuloy ka pa rin. Kahit na pedestrian yan eh. Sige na. Meron na namang dalawang walang helmet. Kasunodan.
Para yung isa, sige, nag-iisa, walang helmet. Pero ito, wala rin helmet yung angkas. Oh, sige nga, sabi ko. Ba't wala kang plaka? Teacher po ko dyan. Agent, taga-agent ako. Kailangan mag-helmet pa rin. Zero. Ay! Kailangan mag-helmet pa rin. Meron ako. Lisensya na lang po. Special operation. Go. Ikaw, ang pangalan mo? That's more. Sige, pero po na ay ang pangalan. Bakit? Oo. Nakuha niya na. Saan? Tanong niya lang po. Saan teacher ka? Diyan lang sa gilid. Saan gilid? It is my data privacy. Oh, your data privacy. Tapos nagbibidyo pa siya. This is a public place. No. This even is for our public place. You don't have the right. I have to the right. Anything. We have. This is for documentation purposes. No. Yes. You are a teacher. You should know the rules. No. You are a teacher. You have to set an example to your students. Hindi ganun. Set an example ako. Ay, nakakalabas ko lang ako. Basta ko alam ko may ganyan. So, hindi mo alam na kailangan mag-helmet? Ay, nag-helmet ako din. Oo, oh, eh, unauthorized. Tinatanong ko nga. Tapos kanina, wala ka ng helmet. Wala akong masamang ano doon sa question. Hindi, that's why I'm asking you, why are you questioning the legality of the operation? And lahat po yan, naka-uniforme, andyan ang police. This operation is legal. Yeah, of course it's legal. Of course it is. How come it is legal? Do you have any others? We have a mission order. Memorandum. Do you know that this is a Morione Street? This is a Mabuhay Lane? This is within the jurisdiction and bounds of law of the MMDA. There are traffic laws and regulations. We'll see here. Oh, sige. Sure. Ang oras ngayon ay 11:05 ng umaga. Nandito pa rin tayo sa may Moriones at mag-U-turn. Lalabas tayo ulit ng R10. Ang oras ngayon ay 11:20 ng umaga. Kalalampas lang natin ng Kapulong. So ito yung nadaanan. Ang oras ngayon ay 11:30 ng umaga. Ito yung business permit nyo? Oo. Oh, pinayagap ba kayo sa kalsada gumawa? Ay, wala eh. Nakakabit na lang po yung... Ano natin magagawa? Bawal kayo dito magpagawa eh. Kayo nga ang cause ng traffic eh, na nagpapagawa kayo sa mga ito eh. Araw na lang po. Oo, araw-araw, ganun din ang rason ng mga nagpapabulkarize. Kakabit na lang po. Bravo 1, sir, 07. Anak, latan eh. 07, go. Oh, kasama sa galan, oh. Mama, bukas. Sandali lang, nagre-record ako. Oh, sige. Oh, bye-bye. Bye-bye. Ang oras ngayon ay 11:45 ng umaga. Sa 16 na towing truck, ito lang natitira. Okay, back to base tayo.